niya. Nandito na yung... Ay, palaka! Humiwalay sa yakap kaagad sa akin si Miguel nang marinig namin ang boses ni Mara. Nakangiti siya habang nakatingin sa amin. Nasaan yung palaka? I playfully ask even if I am nervous. Hindi niya pinansin ang sinabi ko't nagpatuloy. Naku, sabi na nga ba't magkakabati din? Hindi. Ngumiti ako ng mapait at naglakad palabas. Hapon na nung dumating ang asawa ni Mara. Kaya agad na rin ako nagpaalam para umuwi. Sumunod naman agad si Miguel sa akin. Bukas ulit, Tanya! Sigaw ni Mara. Oo, ingat kayo. Kumaway muna ako sa kanila bago ako sumakay sa kotse ni Miguel. Hindi ka na dapat pang pumunta doon. Paniwala ko na sumakay siya sa driver seat. Ano sa tingin mo? Hindi ka nagsabi kung saan ka pupunta. Bigla-bigla ka nalang nawawala. Sino ka ba para sabihan ko kung saan ako pupunta, ha? Sabat ko. Naiinis ako dahil napahiya ko't ayoko ng tingin ni Mara sa amin kanina. Mapang-asar. We are now living on the same roof. Please have some decency to say. Where would you go? Para naman hindi ako mag-alala. Inis niyang tinigil sa gilid ng sasakyan. Hindi mo ako responsibilidad kung mapahamak man ako, Miguel. Hindi ba sinabi ko na din sa'yo na huwag na huwag mo na akong lapitan at kausapin? Masyado ka makulit eh. Ano ba sa mga sinasabi ko hindi mo maintindihan? Should I translate it into English? So, shit. Hindi ako ganun kabobo para hindi yun maintindihan. Kapag sinabi mong lalayo ako, lumalayo ako. Kapag ayaw mo nang kausap, nananahimik ako. Then one time, you will initiate the talk. Ano bang gusto mo? Kasi kahit ako naguguluhan na sa'yo. If you don't want us to talk, then fine. Sigaw niya at sinimulan ng pag-andar ulit. Para ako naistatwa sa sinabi niya, mas lalo ako naguluhan sa sinabi niya sa akin. Hindi ko na mapigil ang mapaiyak. Para akong magkakatrauma sa mga nangyari sa buhay ko. Napatingin ako sa panyong inabot sa akin ni Miguel. Nakita kong umamong mukha niya. Punasan mong luha mo, baby. I'll give you what you want. Basta, bigyan mo ko ng mga update kung saan ka pupunta, so I will not gonna find you and lock you in my arms again. As much as I want that, but heck, shit your decisions. Hirap na hirap siya sabihin ng mga bawat salitang binibitawan niya. Para naman pinipig ang puso ko sa mga sinasabi niya sa akin. Tila ayaw ko sa mga sinasabi niya, pero walang salitang nakakapag-describe sa nararamdaman ko. Huwag kang umasang iiwan kita dito mag-isa. Mananatili ako hanggang sayaan mo ko magpaliwanag sa side ko. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Tandaan mo yan. Hindi na ako nagulat na nakarating na kami agad sa rest house dahil mabilis lang naman ang biyahe. Pinahid ko kagad ang luha ko sa panyo habang siya'y walang salitang lumabas ng kotse at lumipat sa kabila para pagbuksan ako. Miguel, tawag ko sa kanya pero hindi niya ako nilingon. Tumalikod siya sa akin at nagsimulang maglakad palayo sa akin. Dali-dali ko siyang sinundan papasok ng bahay pero agad siyang pumunta sa office niya tapos sinara niya yung pinto. Napaupo na lang ako sa sofa ng mga tugang binti ko. Ito naman ang gusto mo, Tanya, hindi ba? Ngayon tinulak mo siya sa limitasyon. Panalo ka, panalo ka. Ngayon lalayuan ka na niya. Bakit hindi ka maging masaya? Tanya, sure ka na ba na ikaw na magdadala? Tanong sa akin ni Mara at tumangon naman ako. Kinuha kong order na grupo ng mga lalaki na laging pumumutan dito tuwing tanghalian para kumain. It's been 3 days simula nang nangyari yun. Tinutuon ni Miguel ang sinabi niya. Hindi na niya ako kinausap at nilapitan simula noon. Mas maaga siyang gumigising sa akin kaya kapag kakain ako ay ako na lang mag-isa. At siya na lagi nagluluto sa amin. Sa gabi naman ay ako nagluluto at late na siyang kumakain. Nakikita ko pa yon dahil bumababa ako ng alas 10 para kumuha ng gatas. Naku, Engineer de la Cruz, oras mo na para magpakilala. Tinig na isa sa kasamahan nila habang nakatingin sa tinutukoy nilang engineer. Huwag niyo naman sana akong pangunahan, Mang Ferdy. Naghahanap pa ako ng shampoo eh. Bahagyang natawa naman siya. Matapos kong ilagay ang kanilang mga pagkain ay naglakad ako pabalik sa tabi ni Mara. 12 PM na at marami na kaming customer. Mukhang makakalabas na kami ng maaga. Habang naguhugas ng plato ay may isang lalaking tumabi sa akin. Si Engineer de la Cruz. Customers are prohibited here, Engineer de la Cruz. I stated but he just chuckled. Englesera ka pala. Hindi man lang ako inaware ni Mara. Hindi ko na siya pinansin at pinagpatuloy ang ginagawa. Ano na, engineer? Alis na kami, ah. Mukhang matatagalan ka pa sa pagsuyo dyan. Rinig ko sigaw nung kasamahan niya. Napiirap na lang ako sa hangin. Oo eh, mukhang laki Maynila. Una na kayo sa site. Sunod na lang ako. Natatawa nitong tugon. Gusto ko sana siyang itama tungkol doon. Kaso mas lalo akong nainis na lumapit pa siya lalo sa akin. Stop pestering me, will you? I glared at him.
Gusto ko lang namang malaman ang pangalan mo, miss. Don't worry, I meant no harm, he said. Shit, he has accent. Inis akong bumuga ng hangin bago nagsalita. I don't talk to strangers. Tipid ko sabi tumalis sa pwesto, ngunit sinunda na naman niya ako. Stranger? You already know me, miss. I'm just asking for your name, he said. Hinarap ko siya at nakita kong malawak ang kanyang ngiti. Kapag ba sinabi ko sa iyong pangalan ko, aalis ka na? Nainip kong tanong. Pwede din. So, ano? Full name, ha? Sabi niya nang natatawa. Napaka-demanding. Tanya Gordon, now get out. I look away and start cleaning the tables. Gordon, yung may-ari ng isla? Oo, umalis ka na nga, pagtatabi ko sa kanya. Okay, chill. See you tomorrow, Tanya. Saad niya habang natatawa sa reaksyon ko, sabay takbo pa alis. Grabe talagang si Engineer. Ikaw pa talagang napiling pagtripan, komento ni Mara. Naiiling na lang ako sa sinabi niya. Hindi ko naman siya hayaang pagtripan ako. Saad ko. Oo nga. Kay Miguel ka na, kaya hindi ka na pwede sa engineer na yun. Saad niya. Hindi siya ang dahilan. Bigla ko namang naalala ang ginagawang pag-iwas sa akin ni Miguel. Ang bigat pa rin sa loob ko na hinahayaan ko lang ng ganun. Talaga ba? Eh bakit bigla ka nalungkot? Hindi pa rin ba kay Batiano? Tanong niya pero nanatili akong tahimik. Ayan, sige, pairalin mo pang pride mo. Hintayin mo magsawa at mapagod yan sa'yo bago mo ma-realize na hindi mo pala kayang mawala yung tao. Halatang sarkastiko sa boses niya. Pero alam ko na totoo lahat ng sinabi niya. Baka nga sa sobrang takot ko ay mawala na siya ng tuluyan sa akin. Mapait akong umitit pinagpatuloy ang trabaho ko. Nang makauwi ay naabutan ko si Miguel na nagluluto sa kusina. Nag-iisip ako kung babatiin ba siya o iiwasan. Napabuntong hininga ako bago lumapit sa kinatatayuan niya. Bala ko sana siyang batiin kaso parang may bumabara sa lalamunan ko at pinipigilan ako magsalita. Nagulat pa nga siya na makita ko nasa likod niya. Sandali lamang niya akong tiningnan bago nagpatuloy sa pagluluto. Let's eat this together, magbihis ka na muna. Walang gana niya sabi nang hindi pa rin tumitingin sa akin. Naramdaman kong pag nanasang yakapin siya tumingin ng tawad sa nagawa ko. But part of me doesn't want it. Baka itulak niya lang ako palayo. Mabilis akong sumunod sa gusto niya. Mabilis lang din akong naligot nagbihis dahil baka wala na akong maabot ang Miguel sa ibaba. Tatlong araw na niya akong iniiwasan. Hindi imposible umalis siya kaagad doon. Tulad ng inaasahan ay kumakain na siya. Kaya agad akong bumaba. Muntik pa ako matalisod kaya napatingin siya sa akin. Ngumiti ako ng bahagya. Napahiya. Tumingin siya sa akin na latang hinintay ang sasabihin ko. Nang hindi pa ako nagsalita'y natawa siya ng bahagya. Anong nakakatawa? Tanong ko. Bigla siyang tumikim at sumeryoso. Umupo ako sa harap niya at kumuha ng pagkain. By any chance? Napatingin ako sa kanya. Do you have plans on Tuesday? Nagulat naman ako sa sinabi niya. Nag-isip muna ako bago sumagot. Nasa karinderya, panigurado. Hindi ko naman pwedeng maiwan mag-isa si Mare. Buntis pa naman yun. Bakit? He shrugged. Okay, can you cancel your plans in afternoon? Tumingin ako sa kanya na nagtataka. Ano bang meron sa Tuesday? Bakit any special for that day? Tanong ko na nagpatigil sa kanya sa pagkain. Bigla na lang siyang tumayo at uminom ng tubig. Nothing special, Tanya. He smiles bitterly. I just want you to be with me that day. Sana pagbigyan mo ko. After that, he walked out. Makakaya ko naman na mag-half day sa karinderya ni Mara. Siguro sa Tuesday, tatapusin ko na yung pag-iiwasan namin. I'll let him explain that time. Sana mahintay mo ko, Miguel. Promise we will be back together. Please a little more time. Bulong ko sa hangin. Tinapos ko ng pagkain ko at ako na naghugas ng pinagkainan namin. Ngayon na may desisyon na ako. Medyo gumagana ang loob ko at kinakabahan pa rin. Ayokong mag-isip ng masama. Ayokong pairalin pang pride ko. I'd rather lose my pride than to lose him. Andito ka na naman? Inis kong bulyaw sa engineer na lagi nala sumisira ng araw ko. Siyempre naman, may follow-up questions pa ako sa'yo. He chuckled. Sinamaan ko siya ng tingin pero pinipilit niya pa rin ang mga tanong niya. Lunes na at kinakabahan ako sa mangyayari bukas. Pumayag na din naman si Mara at mag-half day na lang sa karinderya. Wala rin siyang clue tungkol bukas pero nasisiguro niya na special ang araw na yun. May boyfriend ka na? He asked. Meron, solid mang bugbog. Magpapabugbog ka? Nawalang ngiti sa labi niya. Serve him right?
Sayang naman pala, he commented. Pero hindi naman siguro siya magagalit kung iimbitahan kita sa Tuesday, hindi ba? Nagtataka akong tumingin sa kanya. Anong meron sa Tuesday? Tanong ko. It's my birthday, don't worry. Tanghali naman yung gaganapin. Imbitada din kasi si Marat ang asawa niya. Tumingin ako kay Marat, nakitang nag-peace sign siya sa akin. Ayoko nga, sad ko. Please, birthday ko naman eh. Kahit regalo mo nalang sa akin ang pagpunta mo dun. Promise, kung ayaw mo magtagal, hahatid na lang kita pa uwi. He said while raising his right hand. Napailing na lang ako sa ginawa niya. Kapag ba pumunta na ako sa birthday mo, titigilan mo na ako? Ngumiti pa rin siya at bahagyan na pahawak sa kanyang batok. Wala naman akong magagawa eh. May nobyo ka at kailangan ko na lang respetuhin yun. Fine, sandali lang ako bukas. Hindi ako magtatagal. Sabi ko para tumigil na siya. Napangiti siya ng malakit na pasigaw pa ng yes. Kaya nagtingin na ng mga tao sa amin. Agad naman akong nahiya at tumalikod sa kanya. Lumapit ako kay Marang inaayos sa mga plato sa lagayan. Pupunta ka sa birthday niya sa Tuesday? Tanong niya. Oo, saglit lang ako. Tumingin siya sa akin. E paano yung inyo ni Miguel? Bahagya ako natigilan. Shit, tanghali din palang pinangako ko. Saglit lang naman ako dyan kay engineer tapos uuwi na ako kagad. Tumingin siya sa akin na para akong nagsisinungaling sa harapan niya. Oo nga, uuwi ako kagad. Nangako ako kay Miguel eh. Tumangutango lamang siya sa akin. Oo sige, sabi mo eh. Basta huwag mong kalilimutan sa Tuesday ah. Mas importante si Miguel kaysa dyan kay De La Cruz. Ngumiti ako sa kanya tumango. Kahit kinakabahan sa mangyayari sa Tuesday. Bigla akong nagising na marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto ko. I keep myself still when he sat beside me. I smell his sweet mint perfume kahit nakaharap siya sa likod ko. Tanya, tawag niya sa akin. Tumingin ako sa kanya at nakatingin lang siya sa akin na nakangiti. Nakatapla siya at naka-sweatpants sa ibaba. Nagising ba kita? Tanong niya. Sorry. Oo, pero okay lang. May kailangan ka? Dahil sa tingin kong awkward na humiga habang nakaupo siya, umupo ako sa kama tumarap sa kanya. Wala lang, gusto lang kita makita. Kumunot ang noo ko, tumingin ako sa orasan at nakitang 12:02 AM na. Yung mata niya parang nangusap sa akin. Hindi ka na ba galit? I pouted and then he suddenly chuckled. Shit, namiss ko yung tawa niya. Why would I be? Galit ka na tapos magagalit pa ako. He bit his lips sexily. Umiwas ako ng tingin sa kanya. Hindi na ako galit, amin ko. Tumingin na siya sa akin ng nakakunot ang kanyang noo at biglang umusad patabi sa akin. So I can be close to you like this? He asked huskily and I nodded. What's the sudden change then? Nung ilapit niyang kanyang mukha sa akin, naamoy kong amoy alak din pala siya. Nalasing mo bang sarili mo? Bumuntungin ni nga siya at nagkibit balikat. Uminom lang ako ng konti, don't worry. You realize something? Pagpapatuloy niya. Tumango naman ako, bigla niya akong pinahiga sa kanya at bigla niya akong niyakap. Iiwas na sana ako ng higpitan niyang kapit niya sa akin. Pagbigyan mo na muna ako, Tanya. Kahit isang yakap na muna, I just miss you so much. Napabitaw ako sa braso niya, tiningnan siya pero nakita ko nakapikit na siya. Hinayaan ko na lang siyang sumiksik sa laeg ko. Naramdaman kong pagnanais sa tapikin na likod niya, kaya ginawa ko. Nakagat ko ang labi ko bago nagpatuloy. I miss you too. Tumulong luha sa mata ko. I'm really sorry for being harsh on him these days. Besides, siya naman yung may karapatang magalit dito at hindi ako, pero hindi niya sa akin pinaramdam yung galit na deserve ko. Dahan-dahan ko sinuklay ang kanyang buhok gamit ang aking mga daliri. Naramdaman kong paghinga niya sa leeg ko. Can you sing for me? Bigla niyang tanong. Pangit yung boses ko. Magpatugtog na lang kaya tayo. Anong gusto mong kanta? Sa totoo lang, hindi ako singer at hindi ganun kagandang boses ko. Kapag kinantahan ko pa siya, paniguradong turn off siya sa akin. I'm the one who'll judge your voice, baby. Come on, hindi ako tatawa or kung ano pa man yung nasa isip mo. He promised. Kapag napangitan ka, umalis ka na dito sa kwarto ha? Bahala ka, sintonado ako. Nainis kong tugon. Silly. Pinitik niya noo ko. Don't be too harsh on yourself. Hindi ka pa nakanta pero ganyan ang sinasabi mo. Tumingin ako sa kanya na masama. Totoo naman kasi yung sinasabi ko, pangit talaga yung boses ko. I shouted. Okay, calm down, kumanta ka na. Natatawa siya sumuko sa argumento. Nagsimula na akong kumanta at lahat ng mata niya ay nasa akin. He smirked and smiled at me saying that I should continue, so I did. Pumikit siya, tinila ako palapit sa kanya kaya napatigil ako sa pagkanta.
Bakit ka tumigil? Sabi niya sa pagitan ng leeg ko. Let go of me. Naiipit na ako sobra. I didn't expect na makikita ko yung clingy side niya. Nag-enjoy ako pero hindi ako makahinga ng maayos. Kantahan mo na lang ako at matutulog tayo. He said huskily. Bumuntong hininga ako at nagpatuloy sa pagkanta. Habang nakantay, nakita ko nakipikit na siya. Nang matapos ako na natili na ako nakatingin sa mukha niya. Hindi ako dapat matakot kung babalik si Nicole. Kailangan ko isipin ang future kaysa sa past. Ang pagtalikod at pagtakas ay hindi magandang idea. Ang pagtakbo ay nakakadrain ng ating isip at physical. It's making easy for the problems to overpower us and that is purely wrong. We have to move forward. Fight the problem with the intensity that will make the problems vanished. Pagtingin ko sa mukha niya, mukha siyang kalmado. May pumasok na idea sa isip ko dahil natutulog siya. Binigyan ko siya ng halik sa labi. Shit, ang malambot niyang labi. Mas maganda pa nga yung labi niya kaysa sa akin. Aalis na sana ako ng maramdaman kong kamay niya sa buhok ko at tinalikan ako pabalik. Minulat ko mata ko para tingnan siya, pero nakapikit ang mga mata niya kaya tinuloy kong paghalik sa kanya ng parehong intensidad. Bigla siyang humiwalay at pareho kami naghahabol ng hininga. Ang kanyang mga mata ay puno ng dalisay at walang halong pagnanasa. Nakaramdam ako ng hiya nang sandaling namayani ang katahimikan sa aming dalawa. Tumalikod ako sa kanya dahil nararamdaman kong aking pamumula. I hear them chuckled, tapos niyakap niya ako mula sa likod ko. Hindi mo kailangang mahiya, he hissed. Pumikit ako at nagdesisyon na lang siyang tulugan kaysa harapin siyang namumula. Tulog ka na? Hindi ko siya sinagot at nanatiling nakapikit. Narinig ulit siyang tumawa at naramdaman kong labi niya sa noo ko. Good night, I love you. Naramdaman ko nanigas ang sarili ko na sabihin niyang tatlong salitang yun. Napabuntong hininga ako. Mahal din kita. Nagising ako nag-iisa sa aking kama. Munti ko pang masikong pagkain nasa side table. Kinuha ko at nakitang isang rosas na may card sa gilid. Nakangiti ako habang hawak-hawak yung rose na binigay niya. Binuksan ko ang card at binasa. Good morning. Maaga akong lumabas dahil sa ilang businesses. Babalik ako mamayang hapon. Hihintayin kita pagkatapos mong tulungan si Mara. I love you, baby. Parang may umaplo sa puso ko nang mabasa ko yun. Agad-agad ko din tinapos ang pagkain at nagbihis para pumunta kay Mara. Pagkababa ko pala ng tricycle ay sumalubong na kaagad sa akin si Marang bihis na bihis. Nagtataka akong tumingin sa kanya. She looks so pretty wearing a yellow dress. Bagay na bagay sa kanyang yellow dahil sa morena niyang kulay. Bagay na bagay sa kanya ang yellow dahil sa morena niyang kulay. Nice! Bagay na bagay sa iyo yan, Mara. San ka nga pala pupunta? I asked her cheerfully. Nakalimutan mo na? Birthday ni De La Cruz ngayon. Naku, at kaibigan din kasi ni Jun yun, kaya hindi pwede na hindi kami sumipot. Ikaw, bakit nakaganyan ka lang? Tininan niya ako mula ulo hanggang paa. Nakasuot ako ng simpleng itim na t-shirt na pinaresa ng shorts at chinelas. Naiinis na tumingin ako sa kanya. Akala ko naman kasi magtatrabaho ka. Hindi ba ang plano ay half day tayo? Tugon ko ngunit nag-peace sign lang siya sa akin. Change plans? Kasi naman yung asawa kong si Jackson. Gusto nang mag-ayos kami ng maaga dahil puro mayayama daw nasa party. Dapat nga gabi yun kaso binago ni engineer. Kwento niya. Eh di hindi na ako makakasama. Besides, sa ganitong ayos ko, wala rin ako regalo. I hissed. Ano ka ba? Kahit mag-appear ka lang dun, okay na yun. Ako nang bahala sa damit mo. Kahit huwag ka na maglagay ng kulerete sa mukha, maganda ka pa rin. Hirit niya sabay hila sa akin papasok sa kanilang bahay. Pumasok ka agad kami sa loob ng kanilang kwarto. Dali-dali siyang kumuha ng mga bestidang naruroon. Mara, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Hindi niya ako pinansin at patuloy na naghahanap pa rin ng damit. Eto, maganda to sa'yo. Magmumukha kang diyosa sa party. She let me see her off-shoulder white dress below the knee. Seryoso ka dyan? Sabi ko't kinuha to mula sa kanya. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Ang ganda kaya? Kahit galing lang yan sa palengke, maganda't puting-puti naman. Parang bago pa rin. Tumingin ako sa kanya. Hindi naman yun na tinutukoy ko. Feeling ko kasi hindi bagay sa akin. Bagay kaya? Dali na, suotin mo na. Bago ka mag-comment. Inalalayan niya ako sa CR nila at hinayaan akong magbihis mag-isa. Tumingin ako sa aking reflection sa kanilang salamin. Bagay naman sa akin. Dire-diretso ang aking buhok at nababagay ito sa akin. Lumabas ako at nakitang mag-asawang bihis na. Naka-long sleeve na polo si Jackson. Pero tinupi niya ito hanggang sa umabot sa siko niya at pinaris niya ito sa itim na slacks. Formal party ba yun? I asked.
Semi-formal? Sabi kasi ng katrabaho namin magbihis daw kami ng formal. Tugon ni Jackson na tumangu lang ako. Bagay talaga sa'yo, Tanya. Ang galing kong pumili, no? Di ba, Jackson? Sigaw niya sa asawa, tumangu lang ito. Tama siya, ang ganda mo sa suot mo lalo. Binigyan ko sila ng ngiti. Masyado akong flattered sa kanila. Isang oras na kaming nagtagal, pero hindi ko pa rin nahanap si Mang Kaloy. Bumibisita daw siya sa farm at hindi pa rin bumabalik. Umalis kami kaagad dahil sa kagustuhan ko at may papuntahan ako mamaya. Hindi ko yun makakalimutan nang makarating kami sa isang mansyon. Nakita ko kung gaano kailegante mga tao. Dumiretso kami sa may garden dahil doon daw gaganapin ang kasiyahan. Para ako na estatwa sa nakikita kong katabi ni Engineer de la Cruz. Nakasuot siya ng eleganteng pink na dress at stilettos. Hawak niya sa braso si Engineer. Habang binabati ang bisita nila, nagtamang mga mata namin at mukhang nabigla siya nang makita niya ako. Tanya! Napatingin naman ako sa tumawag at nakita si Mara ito. Bumalik ang tingin ko kay Andrea at nakitang nakatitig pa rin siya sa akin. Tara na, umupo na tayo. Hila sa akin ni Mara at nagpatianod naman ako. Wala pa rin ako sa katinuan hanggang nakarating na nga sila sa table namin. You're here! He exclaimed. Bumuntong hininga ko at ngumiti sa kanya. Happy birthday, Engineer! Happy birthday, Engineer de la Cruz! Bulalas ni Mara at niyakap siya. Happy birthday, bro! Ang grande ng party, ah! Paluloko sa kanya ni Jackson. Dumating yung parents ko eh, kung para sa akin nga okay na yung simpleng handaan. Napakamot siya sa kanyang batok. By the way, thanks for coming, lalo na sa'yo, Tanya. He smiled at me. Baka naman gusto mong ipakilala ang kasama mo, sabi ni Jackson, ngunit siniko siya ni Mara sa kanyang gilid. Alam ni Mara ang nangyayari, kilalang kilala niya babaeng nasa harapan namin. Bahid din sa mukha niya ang gulat nang makita siya. Ah, I'm sorry. This is Andrea Estrera, my best friend. And Andrea, this is Jackson, Mara and Tanya. Pagpapakilala niya, bahagyang umiti siya sa amin na tumango kay Engineer. Kilala ko na sila. She turned her gaze on me. Kilalang kilala. Mariin niyang tugon. May biglang lumapit sa amin at tinawag si Engineer. Bago pa sila umalis ay nakita kong sumulya pa siya sa akin muli. Kaya kinabahan ako sa paraan ng titig niya sa akin. Magkakilala ba kayo? Iba yung tingin ni Andrea sa'yo, Tanya, tanong ni Jackson. Magkakilala talaga? Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko sa'yo? Siya yung Andrea yung tinutukoy ko? Sagot ni Mara sa kanya. Tiningnan ko lang sila sabay kuha ng cellphone ko sa bag. Nang makitang loob at ito'y napamura ako sa inis. Bakit? May problema ba? Tanong ni Mara. Umiling lamang ako. Deadbat na kasi ang phone ko. Dala mo bang phone mo? Tanong ko sa kanya ngunit umiling lamang siya kaya tumingin ako kay June nang may pag-asa. Sira cellphone ko at nasa pagawaan pa. Pasensya na. Bigla kong kinabahan. Paano ko malalaman ang oras kung wala kami parehong orasan? Nagsimula ng kasiyahan. Kumakain ng lahat samantalang ako'y nakakailang subo pa lang e nawala na ng gana. Bigla ko napatigil nang makitang papunta sa akin si Andrea. Nakangiti siya. I heavily sighed and realized something. Siguro ito ng oras para makuha ang closure namin at para palayain ang sarili ko sa nakaraan. Pwede ka bang makausap? She asked and I nodded. Punta tayo sa isang lugar, sabi niya sa akin. Nagpaalam muna ako kay Lamara at saglit lang akong mawawala at pumayag naman sila. Kapag may nangyaring masama sa'yo, nandito lang ako ha. Tawagin mo ko at sasabunutan ko yung gagang yan. Sabi ni Mara sa akin kaya sinaway niya ng kanyang asawa. Natawa naman ako. I'll be okay, I assured her. I assured her. Nang makarating kami sa isang pasilyo sa mansyon, na kung saan lang kami ang tao yung humarap siya sa akin, huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. 6 years na, kamusta na kay ni Miguel? Parang kanyang tanong, I look at her confused. How did you know about? Come on, hinanap ka niya. Nahanap ka niya after 6 years. You both are all over the news, Tanya. Bulalas niya. Wala akong pakialam doon dahil mas gusto ko marinig kay Miguel ang lahat tungkol doon. Hindi kita maintindihan, ano bang gusto mong pag-usapan natin? Nainip kong sabi sa kanya. I just want to say sorry, she started. Naging tanga ako 6 years ago. I regret that so much. Sinalubong kami ng karma sa pagsisinungaling kay Guevara. Namatay ang daddy ko sa heart attack. Bigla ko nakaramdam ng urge na hawakan siya at sabihin okay lang. Pero nigas ako dahil sa gusto ko pang malaman. Ang kumpanya, mansyon at ang isla hindi na sa amin. Hindi kami tinulungan ni Guevara. Pero naintindihan ko talaga sila. Nagkamali ako eh. I am truly trash. 6 years ago but I did change. For the better. Pumikit siya ng mariin bago hinawakan dalawa kong kamay.
But if I didn't and let you meet him, maybe you're still working a slave right now. Kahit papaano may maganda rin kinalabasan sa pagsisinungaling natin. Pinapatawad ko sarili ko sa ginawa ko. Sana mapatawad mo ko at patawarin mo rin ang sarili mo. Makahulugan niyang saad. Ay, Smirk, siya pa rin yung Andrea ang kilala ko. Hindi pa tayo nag-uusap na patawad na kita, Andrea. May kasalanan din ako sa mga nangyari. Pasensya na rin sa mga sinapit niyo. Paghingi ko ng paumanhin. Pero gusto ko na rin kalimutan lahat ng yun. Ngumiti ako sa kanya. Tumango siya habang nakangiti. Me either. It's giving me nightmares. Ngayon nakausap na kita, sigurado ko hindi ko na ito mapapanaginipan pa. Kailangan ko siyang patawarin. I don't have to like her. We don't have to be friends. But I have to forgive her. To forget. Dahil kung tinali kong sarili ko sa nakaraan at sobrang daming dadalhin kung hayaan kong makasama ko to sa hinaharap. Nag-usap pa kami tungkol sa mga nangyari. She lives now in Tacloban with her mother. She's working as an architect now and she met Engineer De La Cruz. Sobrang hirap ng buhay niya for those years na nasa Manila ako. I felt the guilt, but she really wants me to forgive and forget what happened and get the closure that we deserve. Hanggang sa dumakong usapan kay Miguel. By the way, akala ko kasama mo si Miguel. It's his birthday, right? Sa pagkakaalam ko kasi, pareho lang sila ni Engineer ng birthday eh. Makahulugan niya tugon. What? Birthday niya? Tumay siya sa akin na may pagtataka na ma-realize niya na hindi ko alam, ay bigla siyang natawa. How can you forget your boyfriend's birthday, ha? Natutuwa niyang tanong. Nakakainis! Bulyaw ko't naglakad pa ika-ika pabalik sa garden para kuhain ng gamit ko. Nagtatakang tumingin sa akin si Mara. Saan ka pupunta? Aalis ka na? She asked. Uuwi, late na ako sa usapan namin. Pakasabi na lang kay Engineer. Salamat. Sige na. Naglakad ako palayo hanggang sa makalabas na ako ng gate. Kahit malayong sakayan ay pinilit kong lakarin dahil sa saklay ko. Habang hinihingal ay agad ako sumakay sa tricycle. Manong sa... Sinabi ko kung saan ako bababa at binigay agad ang pamasahe dahil hindi ko na maisip pa na hindi siya mabayaran mamaya. Nang makalayo na biglang may nag-overtake pa na truck at mukhang matagal pa. Nagpapapadyak na lang ako sa inis, mukhang nasiraan pa nga. Naku miss, mukhang may problema po. Hindi po tayo makakadaan. Hindi ko na siya pinatapos at tumabas at saka naglakad palayo. Wala na akong panahon pa para hintayin na alisin nila ang truck na yun sa daanan. Mabilis ako naglakad kahit pa ika-ika. Hindi na iniinda ang sakit na nararamdaman sa binti sa sobrang pagmamadali ko. Mukha pa nga abutin ako ng ilang minuto bago makarating sa rest house. Ang 30 minutong lakaran ay para nag-iisang oras sa akin dahil na rin sa panghina at sakit sa binting nararamdaman ko. Nang makatapak sa buhangin ay nakaramdam ako ng ginhawa. Habang papalapit ay may nakita ko mga petals sa mga rosas patungo sa likod ng rest house. Hindi ko na mapigil ang mapaiyak. He never failed to amaze me. Siyang may birthday pero siyang nag-effort na gawin ito para sa amin. Habang papalapit ay nakakarinig na ako ng boses at kilalang kilala kong kanino to. She's coming, bro. I know that, rinig ko. It's been 3 hours since you're waiting there, man. Sa tingin mo ba pupunta pa yun? Sabi ng kausap niya. Sinilip ko siya at nagulat sa akin nakita. May round table sa gitna na may nakalibot na mga petals na pa-heart shape. Nakaupo si Miguel sa upuan doon habang nakatingin sa laptop at may hawak na beer. Magandang tanawin at mukhang napakaganda ngayon dahil siyang nagdesenyo nito. Maraming pagkain sa mesa at isang bouquet of flowers sa gilid niya. Meron na rin 5 canned beer na bukas at sa tingin ko'y wala lang laman dahil may UP ng mga yun. Nangako siya sa akin, bro. I am holding on her. Kinagat niyang kanyang mga ngipin habang may luhang kumawala sa kanyang mga mata. Bahid ang sobrang sakit na nararamdaman niya sa nakikita ko, hindi ko mapigil ang mapatakip sa bibig ko nang muntik na akong humagulhol dito. Nasasaktan ako sa nakikita ko. Ganun ba talaga ako ka-deserving sa kanya? Lahat ng ginagawa ko'y saktan siya. Pero hinihintay niya pa rin ako. Napakatanga ko para makalimutan ang birthday niya. Siya nang may birthday pero siya pa rin ang may ganang mag-surprise sa akin ng ganito. Tama na pare, ginawa mo naman ang lahat, diba? Sinusubukan mo makakaya mo na maging lalaki para sa kanya. Ngayon ikaw naging miserable dahil sa babaeng yun. Hindi mo ba naisip na tumigil na? Tumigil na muna. Look at yourself, man. Pinaasa ka na naman niya sa wala. Shut up. Alam kong ginagawa ko. I'm gonna let go if I need to. If what makes her happy then, I would gladly accept it. Nainis na bulyaw ni Miguel at binasag ang mga baso. Tila ayaw niya sumunod dumakinig sa sinasabi ng kausap. Mutik na ako sumigaw ngunit pinigilan ko sarili ko. Gusto ko lumapit pero nanlalambot ako. I'm gonna end the call, Miguel announced.
Okay, bahala ka na bro. Mukhang walang pag-asa makikinig ka pa sa akin. Happy birthday to you. We're gonna celebrate it once you come back here, asshole. Miguel slightly nodded. Yeah, we're gonna drink a lot when I came back there. Goodbye, he said while clenching his jaw. Nang sinarado niyang laptop ay doon niya lang ako nakita. His face softened, pulang-pula ng ilong at tenga niya. Namumulang mata niya at makikita mo lungkot sa kanya. Lumapit ako sa kanya. Hindi inalintana ang sakit sa bintit pagkalabo ng paningin ko dahil sa mga luha. Mas masakit pang nararamdaman ng puso ko ngayon para kay Miguel. Hinawakan kong pisngi niya at tinignan siya sa mga mata. Nagsimulang tumulong mga luha sa pisngi niya. Minitawan ko kagad ang saklay ko at niyakap siya. Umiyak ako sa dibdib niya. Nararamdaman kong pagyugig ng kanyang balikat. Alam ko na naiyak din siya ngayon. Niyakap niya ako ng mahigpit at tinalikan ng ulo ko. Nang makahanap ng tiyempo ay nagsalita na ako. I'm sorry. Hindi ko alam na. I started. Shh, just hug me, Tanya. I badly need your hug. Because I am at the edge of letting you go. Napatigil ako na marinig ko mga salitang kinakatakot kong marinig sa buong buhay ko. I hold him tighter. Ayokong bitawan niya ako. Please, don't give up on me. Parehong nasasaktan kami sa nangyayari. This is all my fault. Hindi ko na alam kung ano pang dapat kong gawin sa sobrang galit ko sa sarili ko. Wala na akong ibang ginawa ko hindi maging mag-inerte at mag-iiyak na lang. Wala na akong ginawang tama para sa kanya. Why are you wearing that? Akala ko ba kalamara ka lang? He asked and didn't mind what I said. Sa bayan, may kasiyahan at sumaglit lang ako. Hindi ko alam na nagtagal na ako at hindi ako nakatawag o nakapagpaalam dahil wala ka kaninang umaga. I explain. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang binti nang dumakong mga mata niya sa binti ko ay nagmura siya at binuhat ako paupo sa upuan. Walang paalam na pumasok siya sa rest house at bumalik ni kaagad kasamang first aid kit. Lumuhod siya sa harap ko at sinimulan tanggalin ang benda ko na puro dugo na. Mukhang nagalaw ko na sobrang binti ko kaya nagdugo. Ako nang gagawa, sabi ko ngunit hindi niya ako pinakinggan. Kahit hindi na siya umiiyak ngayon, nararamdaman ko pa rin ang panginginig niya. I'm gonna tell you what really happened 6 years ago para makalimutan na natin ang nakaraan natin, Tanya. Napatingin ako sa kanya pero focus siya sa paglilinis ng sugat ko. At titigil na ako sa paghabol sa'yo. Hanggang dito na lang ang kaya ko. Ngumiti siya ng mapait, magsasalita pa sana ako pero pinigilan niya ako at nagsimula na siyang magkwento habang nakaluhod pa rin siya sa akin. Diyos ko, ang tanga ko.